Okay, hello everyone. For today, we're going to discuss about the batik Indonesian art. Okay, as part of our lesson sa arts for the first quarter, this will be your art activity. Okay? Ito na yung magiging art project niyo. We're going to make a simple batik art. So, ano ba yung batik? Kung alin natin yung meaning niya sa book, batik is the Indonesian technique of wax resist dyeing applied into a whole cloth. Ibig sabihin, ito yung paglalagay ng disenyo, ng design, ng lines, dot, pattern sa cloth using wax. Paano natin gagamitin yung wax? Siyempre, yung tunaw na wax. So, sa Indonesia, ginagamit nila yun. Ginagamitan nila ng iba't ibang klase ng tools para mailapat yung design sa tela or sa cloth. Dalawang klase, gumagamit sila ng spouted tool o yung kanilang ginagamit na parang pangsalok ng wax. Meron siyang manipis na spout. Parang siyang speedball na may lumalaki ng konti. Then, yun yung magta-transfer ng wax into the cloth. Pwede kang gumawa ng dot, thin lines, curved lines, yan. So, parang mano-mano siya. Then, the other techniques is gagamitan siya ng can or yung printing technique. Ready na yung design, yung print, naka-apply na yung wax doon, and then ididikit lang sa cloth, matatransfer na yung pattern. So, mas madali yung isa na yan. So, ano nga ba itsura ng batik art or batik design sa Indonesia? So, ito yung examples ng batik art. Yan. Okay, nakikita nyo. Merong plain lang yung color. Monochrome. Isa lang yung color. Skin niya. Ayan. Ito brown. Ito parang purple. Meron namang colorful. Yan. So, ano nga ba yung mga design na karaniwang ginagawa? So, pagdating sa design na itiniprint sa batik, maraming klase. Depende sa, una, sa region, sa part ng Indonesia kung saan siya ginagawa, culture, nakaka-apekto yun, and then, influences na iba't ibang countries, merong Indian influence, iba yung prints niya, merong Japanese, merong Hindu, merong Buddhism, yan. Iba-iba yung prints nila. Pero ang karaniwang print na makikita natin or mapapansin is more on floral. Mayroon sila sa mga floral prints. Yan, merong mga ganyan. Meron namang repeated lang, ulit-ulit. Merong may pattern. Yan. Merong mga lines. Yan, dots, curved lines. Yan. So, ito yung mga example. So, sa activity natin, sa activity nyo, ano nga ba yung mga materials na gagamitin? Siyempre, number one, unang-una is a white t-shirt. Yan. Hindi kailangan bumili ng bago. Kahit luma lang. Okay? So, ito, small, maliit. Yan. Mas maganda kung maliit lang. Mahirap pag malaki. So, white t-shirt. Pangalawa, wax. Siyempre, kailangan natin ng wax o kandila. Samahan na natin ng lalagyan para malinis. Brush na ito, okay na itong ganito kanipis na brush para ma-transfer o mailipat yung design na gusto nyong ilagay. And then, water para sa dye. Mixing plate. O yung mga nasa bahay, kaya mag-problema, hindi mo kailangan bumili. Maghanap kayo ng materials na available sa bahay, kagaya nito. Pwede na itong mixing plate. Siyempre, dye o yung pangkulay ng textile ng damit. Kaya lang, doon nakabili ng textile or textile paint or ng dye, pwede rin naman to acrylic paint. Kasi water-based din naman to eh. Kaya lang, ano yung difference? Siyempre, medyo washable siya. Hindi naman siya totally mabubura. Kaya lang, madali siyang mag-paint. Ang the best talaga is textile paint or dye. O yung tinatawag nilang parang jobo sa tawag nila. Okay, another brush, bigger. Pang brush, pang color. Yan.
kailangan din natin ng scratch paper para hindi maging messy yung trabaho. Ilalagay natin sa loob ng t-shirt para hindi tumagos or bumakat yung wax saka yung water. Kakailanganin nyo din syempre ng pang-sketch para mailipat yung design nyo. Pwedeng pencil, kaya lang reminder, huwag masyadong malinaw pag nag-sketch kayo kasi baka bumakat siya. Hindi siya maganda tingnan. Hindi siya included dun sa batik art eh. Sketch lang siya. Ako gagamitin ko is wax din. Crayon na light ang color. Yellow. And syempre, pinakamahalaga din, yung pattern. Dapat, bago tayo magsimula, bago ka magsimula sa project mo, naisip mo lang kung ano yung gusto mong design. So, pagdating sa design, hindi ko kayo ililimit kung ano yung i-design nyo. Hindi kailangan gayahin yung ano. Pumuli lang natin yung inspiration ng batik art ng Indonesia. So, gawin natin medyo naaayon sa age nyo kung ano yung gusto nyong ilagay na design. Okay. So, ang ilalagay ko dito is floral din. Flower design. Pero hindi siya puno. Sa gitna lang. So, kapag kompleto na, make sure, paalala lang mga anak, bago kayo magsimula ng kahit anong art activity, make sure na kompleto na yung gamit yung nasa tabi nila lahat. Yung tubig, o yung kandila. Yan. Lahat ng kailangan nyo. Kasi, magiging unorganized, magiging magulo, magiging madumi. Kapag kakulang ko lang yung gamit mo, tayo ka na tayo. Hanapin mo pa. Make sure na kompleto na yung materials. Okay? So, we can start na. Okay. Kapag ready na lahat ng materials, ano yung una nating gagawin? Kuha tayo na isa or dalawa. Yung sapat lang yung kapan niya na. Scratch paper. And then, ilalagay natin sa loob yung t-shirt para hindi tumagos yung wax sa tabi ng side. Make sure lang na yung papel na ilalagay nyo is sakto dun sa design na gagawin nyo. Okay. So, nilagay ko na yung design ko. In-sketch ko na siya. Light lang. Yan. Hindi kailang, ano, kabisado nyo naman yung design. Hindi kailangan sobrang linaw. So, enough lang para meron kayong susundan na guide. And then, yung kandila wax, much better na kung hindi, wala man kayong ganito na may hukay na siya, pwede na rin na lang patuluin yung melted candle. Kasi yun yung gagamitin natin. Okay, so we'll start. Gamit yung manipis na brush. Isa-isa nyo siyang itatrace yung design or pattern. Much better kung medyo makakapal yung lines na gagawin nyo. Kasi para mas ma-emphasize o makita yung wax resist kapag kinulayan na natin siya ng okay, ngayon, tapos na yung ating pinaka wax resist. Ito na yung pinaka pattern na nilagyan natin ng wax. So, hindi na natin gagamitin ito. So, doon na tayo sa pigment o doon sa pangkulay, sa dye. Okay? Ulitin ko, ang pinaka advisable na gamitin na pang-color is dye or textile paint. Pero for now, ito muna gagamitin. Maglagay lang ng konting amount. Hindi kailangan marami kasi wash lang naman yung gagawin natin. Ibig sabihin ng wash, mas maraming tubig ang gagamitin. Kung bibili kayo ng colors, ang bibili nyo lang lagi ay primary colors. Ayan. Primary
blue, red, and yellow. Mula dito sa tatlong ito, makakapag-mix na tayo ng maraming colors. Sila yung primary colors. And then, we add water. So, pag magkukulay, tayo, unahin natin lahat ng portion na dominant. So, pantay lang naman siguro. Ang gagamitin ko lang ay red and green. Start na ako sa red. So, mix lang yung color sa water. Ayan. And then, huwag masyadong basa kasi baka tumagos yung tama lang. Pwede nagawa ng ibang blend. Pwedeng plain lang, pwedeng mayroong blending. Pwede kayong gumamit ng two colors. Ayan, pwede natin siya, pwede ng feeding colors. Pero mas lighter mo ilalagay ko sa background. So there you go. Ito na yung ating finished product ng batik art. Ayan. Para matanggal yung excess. Our batik t-shirt. Yung mga imperfections niya, okay lang. Part na yung design nyo. Kasi, hindi naman natin ginamit yung same tool na ginagamit nila. Gumamit lang tayo ng mga alternative brush. Which is mahirap kontrolin yung amount lang. Wow. So, ito na yung pinaka. So, this will be your activity for first quarter in arts.